Hello. Hello, mga palangga. This is your fair lady, Maharlika. How are you doing? Ricards. Ricards Bartz. How are you? Anthony Zara. Belen. Belen Pinaranda watching from BGC. Nako, baka nandyan si... wala pala dyan. Yun pala yung topic natin. At pumuslit si Lisa Smogs. Si Zorro at si Liza Maluwang. Ayan, si Liza Maluwang ang Kifaila Boom. And Limestone. Okay, let's talk about ang pagpuslit ni Liza. But before anything else, ito ay na-miss ko nung ang ako ay abalang-abala. Well, hanggang ngayon ay abala pa rin naman ang mga eksenang kaganapan. Alright, 3 days ago, nga palangga, ay nagbubunga na ang pinaglalaban ko, pinaglalaban ninyo, na ipahatid sa taong bayan. Hi, my Paris. Emmy Sevilla, how are you? Pinaparating natin sa taong bayan, okay? Kung anong klaseng gobyerno ang ginagawa o ang ginagawa nila ni Kuting, meow, ni BBM, di ba? Ng bagong Pilipinas, bagong smuggling pala. Okay. So, 3 days ago, nagkaroon ng survey ang publikos na bumaba nga ang rating, okay, na decline, di ba? Parang credit card na na-decline. Walang laman, okay? Or, you know, hindi nakapagbayad. Pero yung sa akin, hindi na-decline. Alright, si Kuting, na-decline ang kanyang o nag-decline ang kanyang trust rating. Remember, I told you na nagkakaroon sila ng own survey sa loob ng Malacanang. At kitang-kita nila, sila actually, ayon sa ating Kuting Jahas, ay naaalarma na si Kuting. Particularly dito sa current or recent na survey. Imagine nyo, in Metro Manila, na napakalaki ang kanyang ibinagsak, 9%, and actually sa Visayas, mataas, 90% kung saan ako nagmula. Well, Manila girl naman ako Manila naman ako pinanganak. So, and also sa North Central Luzon at dito nga sa buong, actually South Luzon, buong Pilipinas. Ano, mga kababayan, ang significance o ano yung ano ang representasyon nito? Right? Okay, baka magtampo o rorot ang mga hitad na hindi mabati. But I love you guys, right? Si Jai loves you. Mm-hmm. And Arlene Sarmiento na bonggang-bongga. Okay, ano ang impact nito? Una, mga kababayan, napakaganda. Ibig sabihin, sukang-suka na ang taong bayan kay meow, kay Kuting dahil wala siyang balls at ang nagpapatakbo nga ng Pilipinas ang kanyang asawang pumuslit papuntang Europa. I'll talk about later, pero kailangan malaman ng bayan na dahil sa pagbagsak ng ratings ni Kuting, trust ratings, okay, ay naalarma sila. Kaya naman, ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga alipores na mga jahas, ay ini-spy si Maharlika. Alright? Maraming mga nakarating sa akin mensahe na mala-spy na ako'y dudahan nila na ako daw ay what? Bayad ni Duterte? Bayad ni Vic Rodriguez? Bayad ng kahit kanino? Ito lang ang hamon ko sa iyo. Sa inyo, ikaw, Liza. Dahil nag-uutos ka na naman, dahil bagsak na ang trust rating ng iyong asawa at namumulat na ang taong bayan, hinahamon kita. Di ba, you have a lot of money galing sa pera namin, lahat, pera ng bayan. Bakit hindi ka magpalabas ng ebidensya na si Maharlika ay binayaran ng politiko, resibo, transaction, conversation? Kasi ang bayaran, di ba, kahit na cash yan, mayroong conversation, audio, text messages, or email.
I remember Lisa Smugs nung 20, I'm not sure kung anong taon, 2018 ba? 20, yung patakbo pa lang si Kuting noon. Wala pang before election time. Hanapin ko yung message ni Franco Mabanta at ni, di ba si Franco Mabanta dati ang may hawak ng vlog ni Kuting. I'll talk about Franco Mabanta later dahil ang nakarating sa akin serial chok-chakar pala yan. That's another issue. Mahilig talaga si Liza pala mag-hire ng mga masasamang damo. Okay, I'll talk about Franco Mabanta and Michael Acevedo. Noong before election, may message ako ng mga yan. Na they gonna send me something. Hanapin ko lang yung exact message na I hope nandito pa. About boosting. Gusto nilang i-boost. Gusto nilang, you know when you say boosting, gusto nila ako bigyan ng pera para i-boost ang aking Facebook. Tignan natin si Franco kung nandito. Alright? Hindi na nga siya active ngayon kasi tinapon din siya ni Lisa Smugs. Okay? Tinapon din siya ni Lisa Smugs kasi pag wala ka ng silbi ay itatapon ka ni Lisa Smugs. Franco and Mike Acevedo. Okay? Meneses ako ng dalawang ito nung naka... Ito, Mike. Ito ba siya? Michael and Franco. Tignan natin ito. Alright. Tignan natin. Oh yeah, I think this is it. Tignan natin, medyo mahaba. Oh, 2018. Thanks again. Mahaba ng message. But anyway, 2018. Okay, mga papuri sa akin, oh. Sabi ni Franco, wonderful work on the interview this morning. Thank you, love. Oh, ganun. So sweet, Carolina. So yun yung mga messages sa akin in the past. Si Mike naman, okay? So your post, thanks, BS, yung tinag mo na ba? Iba pala yung natag ko sa kanya. Okay. But anyway, ayan, mga papuri, oh. Ang galing-galing ni Binibining Maharlika. So lahat noon, nung kinakampanya ko si Kuting, ay puro papuri ang mga nakarating sa akin. Natural. Pinakikinabangan nila ako ng kampo ni Kuting, di ba? Although itong mga taong ito, tinapon na rin nila ito. Tinapon ni Lisa yan si Franco dahil well, nagkaletsi-letsi sila. I'll talk about Franco later, pero nanahimik pa yung hitad. Iya mo na siya. Okay. Nahanap ko yung conversation namin na inooferan nila akong mag-boosting. Okay? I-boost daw namin. Okay. Both dots, Papa. Sana ba yan? Nabura na yata mga hitad. This is 2018, oh. Okay. Thank you. Please share. Ayan, no, pinapashare sa akin yung mga post ni Kuting. Okay, so, hanapin ko na yung message. Baka nabura na nila. But anyway, dun tayo sa gustong palabasin ni Lisa sa kanyang mga alipores na mga ahas na mga dugyots na ang lola, ang fair lady Maharlika, ay binabayaran daw. Remember, Lisa, inutusan mo itong mga taong ito na para i-boost ako mismo, i-boost at ang Facebook ko. Pumayag ba ako sa inyo? Hindi. Kasi alam ko gagamitin yung patibong sa akin yun. So I challenge you, Lisa, bago ka pumuslit, dumaan ka ng Qatar, post na rin to ni baby girl sa Surugando. Right? Dapat ipakita mo, ipasa mo sa mga alagad mong mga jejemon na katulad mo na may maipakita kang resibo. Okay? Resibo na ako ay binayaran ng kahit kanino. Actually, nagsusuntukan ang iyong kasinungalingan. Imagine mo Lisa, Maria, Lois, Cacho, Araneta, Marcos, aka Smuggler ng Pilipinas, aka Paul Boronic, ay ang kasinungalingan mo. Okay? Na pinapalabas mo na ako ay, di ba, bayaran. Gusto mong sirain ang aking kredibilidad pero hindi ka nagwagi. Inutusan mo si RJ Nieto aka Taning kasi may taning na daw ang kanyang buhay nung nangikil siya. Nahalungkatin ang record ng aking credit card sa Capital One. Pero, you know, may nalabag kayo doon, Privacy Act dyan sa Pilipinas. Pero kulang ako. Kasi you're not gonna win. Okay? Mali-mali pa ang mga utang na ipinresent ninyo. Okay?
Akala niyo noon, ay, no, gumadagot na si Maharlika. Pero ngayon, Lisa Smugs, sino ang tunay na Jejimon? Hindi ba yung alaga mong biik? No, hindi biik eh. Alaga mong, ano tawag doon sa malupit na ano? Malupit na jaboy? Yung, you know, pakawala sa ano, sa talon, sa talon, ano, talon? Sa kagubatan, okay? Anyway, yung alaga mo ay binokelya na ni Sas Rogando dahil sila ay magkaibigan yan. Diba? Kaso lang, Jejimon talaga si Taning, kaya nag-fall out din sila. But anyway, mga kababayan, doon ay ipinakita ni Sas sa kanyang mga posts, sa kanyang mga messages nila na talagang mandorobo o manggagancho si Lisa Smugs at saka si Taning at magkakasabuat sila. Okay? So tinira nila ang isang fair lady, Maharlika, about my credit card here in California, in Jamaica, na mga palangga, na wala naman akong ninakaw sa inyo ni Piso. Wala akong ninakaw sa kaba ng bayan, pero si Lisa Smugs, si Taning at si Mel Robles at marami pang iba sa PPA, sa Subic Bay, sa lahat na ng antas ng gobyerno, ay ninanakaw nila ang pera ninyo. But si Lisa ay nagbayad pa sa pamamagitan ni Taning. Nang, kasi before you'll get that information, di ko nga alam yan eh. Kasi di naman ako nakikalam sa information ng utang ng may utang, di ba? I don't care kung may utang kayo, magbayad kayo sa Capital One or hindi. I don't give a damn. Pero si Lisa, dahil siya ay, sabi ko nga, vindictive narcissist, inutusan mo si Taning para what? Sabihin sa tao, Marlika, magbayad ka. Ano ang masama? Ang nangutang o ang nangamkam? At ngayon, pumupuslit ka na. Dahil naaalarma na kayo, dahil tandaan mo to, Lisa Smuggler, hindi na kayo magtatagal. Nakikita nyo na yung galit ng taong bayan at galit mismo ng mga tao sa paligid mo. Ang mga taong nagluging loyal sa'yo, nakarating sa akin, na hindi mo rin kinocompensate. When I say compensate, inuutusan mo, pero hindi mo binabayaran. Hindi mo sinusweldohan. Pinapaasa-asa mo na i-appoint ka, I will name names later. Kasi kailangan dito tayo mag-focus dito sa kanyang pagpuslit. Okay, ni Lisa Smugs. So mga palangga, nakarating sa akin na naghanap si Lisa Smugs ng tao para daw maghanap, para isirain ang credibility ko. Naghahanap siya kung sino daw ang tao sa likod ko. Ang mga tao sa likod ko ay ang mga taong sukang-suka sa'yo. At ang mga tao sa likod ko, actually wala sa likod ko. Nasa harap mo. Kasama mo sila every day. Okay? So wag mo silang hanapin dahil wala sa likod ko. Alright? Ang nasa likod ko ngayon ay karagatan. Okay? Ayan, ayan, ano pala ito. Ayan, ano yan, library. Okay? So wag mo silang hanapin sa akin. Kaya, di ba, praning na praning ka na. So yan ang katotohanan, mga kababayan. Ang taong traitor, not only sa kanyang kaibigan, kundi sa kanyang bayan, ay hindi magwawagi, matataranta na dahil puro na nga pulburo ng utak at puro pang gagansyo. Okay, let's talk about that. Ayon sa ating puting ahas, magkasabay halos sila ng post ni baby girl. Okay? Mga kababayan, ang Lisang Hitad, okay, magpakita ka ngayon, Lisang Hitad, nasaan ka, ay papuntang Europa. Bakit siya pumunta sa Europa? Magpapatsok-tsak ba siya doon? Yeah, ikaw ba ka nang ginaka? Papatsok-tsak ka ba? Hindi ka magpapatsok-tsak. Chuchok-tsakin mo ang pera ng bayan. Tandaan ninyo, mga palangga. Okay? Hindi pwede halongkatin ang mga dadadalang crates o maleta ni Lisa Smugs paglabas pa lang niya sa bansa natin at pagdating niya sa Germany. Walang pwedeng makahalungkat dahil nasa batas yan bilang isang
Mrs. President o First Lady Ahas. So kung binitbit niya ang pera galing sa Okada, binitbit niya ang pera galing sa custom, binitbit niya ang entrega ni Jonathan Tan, ang entrega ng lahat ng mga nag-iintrega sa kanya, mga kababayan. So nailabas na ang pera ng bayan at napag-alaman ng ating puting ahas dahil nga, mga kaibigan, mga palangga. Yesterday, binlog natin na mayroong dalawang PCSO officials, Philippine Charities Sweepstakes. Okay? Official na lilipad papuntang Germany. Ayon sa puting ahas, magsasalubong pupunta din doon para doon nila what? Ililibig nila yung pera? Ididiposit nila sa offshore account. So ito, may mga taong makaka-witness nito. Kailangan lang ng matapang na tao na makaka-witness nito na sana mapicturan sila ng bonggang-bongga at tugisin sila ng ating batas. Pero paano sila tutugisin? Dahil sila ang may hawak ng batas. Paano natin si Liza Smuggs panagutin sa ginagawa niya? You have to speak up. Magsalita kayo. Mag-ingay sa social media. Dahil very effective po ang ginagawa natin. Imagine mo, nag-decline ang kanyang trust rating. Nababaliw, okay? May saltik na si Liza Smuggs at pinagdududahan na kung sino-sino. Imagine mo noon, bago nila pinasabog yung issue sa credit card ko, sinasabi nila ako ay bayaran. Tapos later on, sinabi nila ako ay may utang sa credit card. Kaya nga sabi ko nga sa inyo palangga, ang pangbobo lang. Paano ang isang bayaran ng milyon-milyon na pinalalabas nila ni Liza Smuggs? Okay? Kasi pinapa-atake tayo sa kanilang mga dog yachts na mga walang dignidad. Then later on, dahil hindi umi-effect ang bayaran, dahil wala man sila ipakita ebidensya, tirahin na lang natin ang credit card. So which is which? Kung bayaran ako, definitely wala akong utang na 8,000. Kung bayaran ako, dapat pinagka-cash ko lahat. Di ba? Ang mga sasakyan, hindi katulad ninyo. Na si Taning, walang trabaho, jobless, nagkaroon ng ekta-ektaryang lupa, nagkaroon ng bahay, kapit-bahay ni Michael Ma, nakakapag-travel at nakakapag-aral sa London at inayos pa ni Liza Smuggs ang kanyang UK visa. Punta muna tayo dito sa pagpuslit ni Liza papuntang Germany. Okay? So ngayon si Liza ay nuknukan ng pagiging, sabi ko nga sa inyo, 100 million times. Kung merong satanas, to the highest exponential power ang kanilang kanyang pagiging jejimon. At siya ang, ulitin ko, ang sisira sa bawat kinabukasan ninyo dyan sa Pilipinas. Siya ang sisira sa mga negosyo ninyo. Dahil pag hindi ka mag-kiss ass sa kanya, gigipitin ka sa iyong negosyo. Alright? So ngayon, malinaw sa sikat ng araw na si Liza Smuggs ay, ayon sa puting ahas natin, ay lumipad at magpupuslit ng perang galing sa confidential fund, galing sa bribery, lahat na galing sa loto. Hindi na nila alam kung saan nila ililibing ang pera ng bayan. Diba? Kaya lilipad siya para asikasuhin. At isa yan si Taning na kasabwat nila sa pagtatago ng pera. At mismo dyan kay Sasrogando, Sasot, kay Baby Girl, ay may mga expose dyan. Okay? Kanya-kanya kaming role eh. Diba? Kanya-kanya kaming expose siya, personal information niya. Ako may personal information din ako regarding sa UK visa na yan, US visa na yan. Let's talk about UK visa. Nakita ninyo, nung ako pa lang ang nagsasalita, sinasabi ko na si Taning ay tinutulungan ni Liza gamit ang power sa pag-provide ng mga fraud documents. Kasi kahit hindi ka abogado, hindi ka eksperto, hindi ka consul general ng UK, ligwak na si Taning sa pag-a-apply ng UK visa. Like student visa. Mga kababayan, ako po ay naging student visa dito sa Amerika. Actually, nakwento ko na yan. Nung ako ay nag-student visa, hindi lahat ng nag-a-apply ng student visa ay nabibigyan ng student visa. Ulitin natin. Nung ako dumating sa Amerika, ako ay turista.
Right? From tourist, ako ay nag-student visa to what? To stay in the U.S. legally. Enable for me to acquire that or to pass, o diba? To get that, to obtain the U.S. Student visa, mga palangga. Ang kinailangan mo ay what? Unang-una, pinakita ko yung work ko na I have work in the Philippines. I have bank account. Wala akong pera nung ako'y nag-apply. I told you about it. So, meron akong may tumulong sa akin na dito sa Amerika na nurse din siya. Okay, si Kuya Fred. Ang bait naman sa akin yun. Na hindi ko nakakalimutan yung mga taong tumulong sa akin. Alright? So, ngayon, tinulungan niya ako dahil affidavit of support ang tawag doon. Alright? Then, ipinakita ko yung lupa naming kakaperanggot sa Pilipinas. Okay, under sa pangalan ng nanay ko. Alright, nakakatawa nga yun eh. Di ba, maliit lang ang halaga nun. Eh, syempre, hindi naman nila matcheche. Hindi naman nila tsene kung magkano yung value ng bahay. Ay, ng bahay at saka lupa. Well, ang bahay namin, bulok na yun eh. Yung mga panahon na yun. Alright, so anyway, pinakita ko yung ano na yun, yung mga dokumento na yun. So, pinakita ko yun. Then, payslip, ang daming hiningi sa akin. Even though meron akong affidavit of support during that time, I have to prove to the U.S. immigration na magandang, kumbaga, mabuting citizen ako. When I say mabuting citizen ako, hindi ako tambay katulad ni Taning. Hindi ako katulad ni Taning na jobless. Okay? Pero dahil powerful, ang baka ng inang Lisa Smugs, dahil binuking niya ni Sas. So definitely, mga palangga, gumawa sila ng fraud documents to present sa UK government o UK immigration para mabigyan ng visa ang isang jobless na katulad ni Arjen Nieto, aka may taning ang buhay na nangikil sa kanyang mga viewers para makalamon. See? Hindi ganun. Alam nyo yan, yung mga taga-UK dyan. Hindi ganun makakuha ka ng UK student visa or US visa. Hindi lahat. I know someone. Dito, may kakilala ako, 8 years ago, taga PNB. Okay? Tinulungan ko siya ng process ng pag-visa. Pero bak palangga, 30 years siya mga sa PNB Bank dyan sa Pilipinas. For whatever reason, may mga dokumento siya, hindi siya na-approve sa student visa. Similar lang ang proseso ng US at UK. Right? But anyway, dahil matinik si Lisa Smug, sabi nga ni Pebbles Talakera, sana nagtayo na lang si Lisa ng travel agency kasi magaling siya sa fixing. Okay? Ngayon, mga palangga, kinuwento ko sa inyo the other few days ago na si Lisa mismo ang nag-asikaso ng visa ng pamilya ni Avel Bacudio. Dati ko rin kaibigan yan. The reason why pinagtatapon ko sila, dahil parte sila ng sakit ng lipunang mga ngamkam. At meron tayong parating na pasabog na bonggang-bongga sa sabwatang Avel at Lisa Smugs. Tandaan nyo yan. Maliban dito sa US visa na inayos, I'll tell you something. Mismong personal na sinabi sa akin ni Avel na hinarang niya during the party, see, yung statement ko, this is a circumstantial evidence. O, di ba natututay kay Attorney Glenn Chong? Kinuwento mismo sa akin ni Avel na nilapit niya ang kanyang kapatid, siya kasi meron na visa si Avel bago niya pa nakalala si Lisa Smugs. Yung kanyang kapatid, maasa, tsaka yung anak niya, so tatlo. Eh yung kapatid niya, yung bayaw ni Avel, I think jobless eh. Kasi nakilala ko sila. Ang mayroong business lang si Avel na ganyan-ganyan. So, tandang-tanda ko, hindi mo to Avel pwedeng ipagsinungaling. Okay? Sulat ko mo to si Poy kasi magkakaaway yung mga yan, pero magkakasabuat. Poy Quiñones, sa dagdag natin, ha? Yung dalawang mga designer na yan. Tandang-tanda ako pa na kinukwento ni Avel, ako I'm so happy, pero deep in my heart, sabi ko, putang ina, ano to? This is not the people na gusto kong suportahan. Okay, hinarang mo si Lisa Smugs papunta sa CR, di ba? Sabi mo pa nga, sinenyasan ka ni JJ, sige na, sinasundan mo na si, kusundan mo na si Lam, kusundan mo na si Lam.
At what? In-approach mo na, Mom, can you fix my sister's ano US visa? Then, Lisa Asmags gave you names, okay? Name actually, isang tao lang, para mag-asikaso ng iyong visa. And that is fraud. Sabi ko nga, ang dami-daming backlogs ng mga nag-a-apply ng US visa, UK visa, at kung ano pa mga kabisahan, kaletya, mga palangga. Tapos sila, wala pang isang taon. Backlog kasi nagkaroon tayo ng pandemya. Pero dahil sa ka-power ni Liza Ahas na isang ahas at fixer, smuggler lahat na, nagkaroon ng visa ang pamilya ni Avel. At nag-fly sila, ulit-ulitin ko, business class. Apat sila going to UK, kasama ang UK. Pumunta sila ng Europa, Paris ba sila? Basta sa Europe sila pumunta. Hindi ako updated sa mga place na pinuntahan nila. Pumunta sila ng Europa, pumunta sila ng New York, pumunta sila ng LA. Mga palangga, business class yun. I told you already. You know what? Bigla ko nakita, you know, yung TikTok ni, ano, ni, sino yun? Yung gustong-gusto kong bata, na, ay, bata, gustong-gusto kong artista na nasa island. Eigenman. Pangalan nun. Andy Eigenman. Nakita ko siya kanina, late na siguro, nag-travel sila ba? Somewhere nag-travel sila. May mga anak siya, tapos kasama yung jowa niya. Napaka-simple. Kung tutuusin yung batang yun, yung babaeng yun, hindi na pala bata, bata kasi, tingin ko sa kanya. Nag-travel sila economy. Tapos naalala ko si Avel, tsaka yung pamilya niya. Sabi ko, itong artista ito, this is self-made millionaire. At ang mga vlogs niyan, at ang mga endorsement niyan, bonggang-bongga. But still, they are humble na nasa economy flight sila. But you, in less than a year, or yeah, less than a year pa sikuting nun eh, na nag-travel kayo eh. And you, parang divisoria lang ang Amerika. Then business class. Natandaan ninyo, kapag ang booking mo ay, you know, rush or tawa ba doon, kagipitan, hindi mo pinlano na ngayon magbubuka na ganun, mas mahal ang ticket. And the fact na business class pa ay, you know, nung nag-check ako, $7,000, $8,000, $10,000 pa nga eh. So eto yung pinipresent ko sa inyo. And I am very credible kasi I know these people. Ginamit nila ako para manalo si Kuting, ginamit din ako ni Avel para i-promote siya. Although yes, binibigyan niya ako ng mga, you know, mga damit-damit na ganyan-ganyan. Marami pa nga dyan na binigay niya sa akin. But I'm helping him. Hindi naman ako nanghingi, siya naman nagbigay. Yung mga jackets, andyan, you know, nagbenta din ako ng jackets. Kasi nung time na sabi ko nga inapi sila or whatsoever, ganyan-ganyan, ng cancel-cancel culture, ganun kasi ang personality ko eh. Kapag inapi yung isang tao, gusto ko siyang iangat. Ah, inapi ka, halika dito, magpakayo tayong dalawa. So, my intention is to help. Not only me, kahit si Talakera, kahit si Joe Smith Medina, ewan ko sana ba si Joe, sana sa Thailand pa rin. Pinupush namin sa kay Liza Marcos Araneta. Okay, I will tell you something. No, not I will not tell you. I will show you something. Ito yata. Bigla ko naalala. Mga palangga, kasi syempre pa magkaibigan kayo, nagsisendan-sendan kayo ng mga video. Okay, ito ha. Hi Joe, how are you doing? Ito. Okay. Message to ni Liza. Ito, na-save ko to ha. Na kasi hinahanap ko yung message namin nila Joe, nila Talakera dati. Kasi tuwang-tuwa kami nung na-appreciate ni Liza si Avel. Kasi si Joe, ako, si Talakera ang nag-push sa kanya. At hindi, ang masakit dyan, hindi ina-acknowledge ni Avel. In-interview siya sa isang vlog, in-skip niya yon. And even nung May 9, hindi nga siya kilala ni Kuting, ako pa nga nag-push eh. Alto, you know, ito to, sabi ni Liza Smags. Hi Joe, how are you doing? Hope you enjoy Bangkok. It's a lazy Sunday, well not too lazy because I'm taking the time to look at all my past messages and thank the people who I have to thank. One of which is your friend, Avel Bugadio, for making those jackets. They're so cute. Thank you very much. Please send him this and thank you from the bottom of my heart. He can send it to the HQ. Attention Camille Santos, or attention me. I'll get it. Okay? You have the address of our HQ.
and all that. Thank you very much. I'll send the video brief of what I think they're doing tomorrow. Okay, you take care. Love you. Bye-bye. Nakita nyo? Ebidensya. Resibo na pinupush namin yung tao hindi para magnakaw. Pinupush namin yung mga taong kahit hindi ko kakilala para matulungan sila na i-present yung kanilang mga creation. Bukadyo pa nga, di ba, Jai? Oh, nagsisinungaling ba ang lola nyo dito, ang fair lady ninyo? Pareho kami si Pebbles sa Laquera. Di ba? May pinost din si Pebbles. Oh, mga palangga. Ito lang kasi nandito na tayo sa topic na ito. Kaya kung merong credible dito na nagngangak-ngak, walang iba yon kundi kami na nakasama namin, nakadinner namin ang buwakan ng inang Lisa Smugs na ito, na akala namin para sa inyo, yung pala, para sa pagbangon ng mga smugglers at pinuno niya ng smuggling. Nahanap ko lang yung message ko kung nandito, ah. Alright, wala dito. Okay, signal tayo. I think I showed this already. Right. Ito'y katotohanan na pinush namin siya. So, Bukadyo pa nga ang sabi niya eh. So, kami tulong-tulong kami. Post natin kasi kawawa naman si Abel. Inano ng, what do you call it? Inano ng mga dilawan. Kawawa naman. Dadadadada. Oh, ito. FL Lam. Happy Sunday. I'm glad you had ganyan-ganyan. Oh, May 27. March, April, yeah, tapos na election. Nakita niyo kung paano namin siya i-post, i-push pala. Oh, yan. Ako, sinisend ko yan. Oh, yung mga design-design na ganyan, sinisend niya sa akin. Kasi I want to help. PBM is so guapo with that barong. Oh, ayan mga ka-ano ko. Totoo naman. During that time, yan yung feelings ko. Stay safe, my FL. Oh, ganyan pa ako. PBM is so guapo. Just to show you, mga kababayan, na hindi tayo nagsisinungaling dito. Oh, anong sabi ni Lisa dyan? We'll pass on your message. Thanks, dear. Ayan, yung mga design niya. Ang ikinalulungkot ko, sabi ko nga, pinag-isipan ko kasi, minsan ang pangit na magkaibigan kayo, pero the fact na naging part ka ng pangangamkam at nakabili ka ng building in less than a year na naging ano si Kuting at ngayon may bago, hindi ngayon, meron kayong kasabwatan ni Lisa Smugs in terms of mga damit-damit. Magantay lang kayo. Marami tayong pasabog. So, pinag-isipan ko. Sabi ko, kung hindi ko ito lalabas, it's like masakit sa puso ko na nakikinabang sila. Kumbaga, sa pangangamkam. Ako, laban ng laban para sa pagbangon. Tumulong ako sa kanya. Si Joe tumulong, si Talakera tumulong. Dahil what? Para gusto namin tulungan yung business niya. Yun lang ang pwede namin tumulong dahil wala naman kami maibigay na pera sa kanya. Pero yung gagawa ka ng damit nitong mga buwa ka ng inang first family na ito, okay lang yon. And you have to be compensated sa design mo. Pero yung kakamkam ka pa sa DPWH, nang umisyon pa kayo ni JJ at kayo ni Yeye Vivas, na chief of staff ni Sandro, na hindi pa kayo makontento sa sweldo nyo, magnanakaw pa kayo, mangungumisyon kayo mga buwa ka ng genemes ninyo, then tinatarantado nyo ang Pilipino. Kaya po ako nagsasalta ng ganito. Nakita nyo? UK visa, lahat inayos, US visa, pangangamkam ni Lisa. O ngayon, sabi ko nga, pumunta ng Germany. Okay. Ngayon, mga palaga. Bago ko nag-vlog, iniskan-iskan ko ang page ni Kuting. Sino si Kuting? Meow! Si Bongbong ninyo na walang balls. Ngayon, mga kababayan kong palangginging, ipinagyayabang ni Kuting ng Norte, right? Na Quezo, tignan natin si Kuting, kung ano pinagsasabi niya. Diba, binlog ko na ito, na namimigay sila ng bigas. Namigay, ito, tignan natin ha, nagyabang. Asan, ayan, namigay sa bagong Pilipinas, sabi niya, bawal ang mapang-abuso sa bayad. Kaya naman binitbit natin ang nakumpiskang bigas ng Bureau of Customs at ipinamahagi sa 4-piece beneficiary sa Manila. I want to open your neurons at this moment in time. Dagdag pa ni Kuting dyan, sa bagong Pilipinas, bawal ang hoarder, bawal ang smugglers, bawal ang mapang-abuso. Din pinakita na ipinabigay ang bigas. I challenge you people na nanonood sa akin ngayon.
Hanapin nyo sa dyaryo. Hanapin nyo sa mga post ng mga mainstream media. Hanapin nyo sa post ng presidential communications kung meron bang binitbit si Kuting na smuggler and hoarders. Remember, nung July 24 na sinasabi niya, bilang na ang araw mo. Sabi ko, bubuksan natin ng sabay-sabay ang ating Jota. Bakit ang pinapakita lang kunya yung binibigay na bigas? Kunyari, I don't know, baka tingin isang bote lang binigay nila. Hindi naman siguro. Bakit hindi pinipresent sa inyo kung sino ang mga nahuli nila sa customs? Open your mind, darling. Hindi ako sisigaw. Cool na cool ako ngayon. Okay? Actually, araw-araw ang celebration ko sa birthday ko. Bakit hindi pinapakita kung sino ang smuggler? Kung sino ang hoarder? Sabihin, may nahuli ang custom. Ibinigay ang mga bigas. Diba? Pang PR lang. Wow, bye-bye Kuting. Meow, meow, meow. Shhh, gaganon-ganon si Ahas. Ipinigbay kunyari sa mga kawawang mahihirap na laging kinagamit, ang bigas, fine. It's good na ipamigay ang bigas. Ako, mag-a-agree ako dyan. Kung talagang may nahuling bigas, ibigayin niya sa mga taong bayan kaysa ibenta niyong muli. Well, siya nang gagawin nila. Pero nasaan yung hoarders na nahuli? Sino? Even yung pagyabang ni Martin Romualdez noong Agosto, na ikinuwento ko sa inyo, na hinuli niya yung sarili niya. Actually, yung mga pinuntahan nilang mga, what do you call it, mga warehouse sa Bulacan, ay nakarating sa atin na legit yung kanilang business. May na-i-present ba si Speaker of the House Tambaluslos na mga hoarders and smugglers? Wala. Picture lang. Kasabwat siyempre ang mga mainstream media na napasakan ang bunganga. Kung journalist ka, nag-aral din naman ako ng journalism dito pa sa UCLA. Kahit naman sa Pilipinas, pinag-aralan ko rin yan. Sino ang subject? Diba? 5 W's and 1 H. Diba? Who? Sino? Sino yung orders? Doon tayo. When, what, where? How? Paano nag-word? Doon tayo pupokus sa who. Sino ang hoarders? Laging sinasabi may naano na hoarder, da-da-da-da-da, smuggler. Who? Sino? You, from the media. Nung nag-aral ba kayo ng journalism, hindi kasali ang who? Diba? When, what, where? Diba? And how? Yun lang? Wala yung who? Burado na kung sino ang smuggler. Tapos ngayon, magpapayabang si Kuting sa bagong Pilipinas, bawal ang mga abuso. Eh, buha ka ng inan nyo. Jutang genemis kayo to the 100 million exponential power. Kayo ang nang abuso sa Pilipino. Hindi ba pang aabuso ang asawa mong lumipad, tumakas, pumuslit, at imimit ang official ng PCSO para, what, itago na naman ang pera ninyo. Gusto nyo na naman malagay sa Guinness Book of Records. See, people of the Philippines, I'm risking my life for you. You know that. Do you think magbubunga nga ako dito? Na trip-trip ko lang? Maglalaro lang ako? Ay, trip-trip ko lang. Buisitin ko tong mga to. Now, naghahanap na si Lisa. Hindi naghahanap. Meron na. Gumagamit siya ng mga spy to discredit me. And you're not gonna win, darling. Ahas, hindi ka mananalo. Hindi kayo mananalo sa isang taong ang weapon ay katotohanan. Ang weapon ay tungkol sa pagbangon, totoong pagbangon ng Pilipinas. Hindi magwawagi ang demonyo sa isang anghel like me, darling. Anghel na paminsan-minsan may sungay din. Kapag ahas na ang pinag-uusapan. Nasa Qatar, sabi ni Irene, dumaan lang yan doon, stopover, gagawin sa Qatar. Diba? Bawal ang, well, lahat naman bawal, polburon, hindi siya pwede makapagwala-wala doon. Mahigpit, well, mahigpit ang batas, but again, you know, may immunity ang hitad. Okay? So yan ang nakikita ninyo. Balikan natin smuggler bago ako mawala. Okay?
Naalala ko, di ba? Noong nangampa niya si Kuting, noong ini-interview ko siya, anong sabi niya? Tututukan niya, di ba? Ang DA, Department of Agriculture, ang mga magsasaka, dadadadada. Mayigit isang taon na siya. Ngayon pa lang nila pag-aaralan. Pag-aaralan na naman daw. Kailan ka mag-aaral? Baka nang ginakakuting. Nung nangangampan niya ka, sasabihin mo, hawakan mo lang yung DA. Aangat na tayo. Yung pala number one tayo na import. Magiging number one tayo na importer ng bigas at magiging exporter tayo ng pulburon. Right? Remember the pulburon? Where's the pulburon here? So, sabi ko nga, you have to open your... Oh, ayan, no? Kaya sabi, sinong hindi magiging credible yan? Ayan, no? Nagpa-cute-cute pa yung hitad, oh. Ayan, no? Sila, in-invite ako niyang ginayupak na yan sa opisina ni Bongbong. In-invite ako ng jayup na yan, oh. Ako ba lumapit sa kala? No. Hindi akong tao na didikit sa kahit Hollywood star pa yan. I'm not that kind of person. But pag dumikit ba ako na, bibigyan ako ng pera? Galing sa smuggler? Of course, hindi ko tatanggapin. Ayoko madama, hello. Gago ba kayo? Alright. Patay si Michael ma. Ayan, kapitbahay nila yan. Alright. Ngayon, ang hinahanap ko ay, ano bang hinahanap kong picture? Smuggling. Alright. Ayan, yung vlog natin kahapon. Si Filipino-Indian na tinutulungan din ni Lisa Smugs. Ito para mapatunayan sa inyo, kasi yung mga dugyots o yung mga tauhan ni Lisa Smugs, hoy, kung kayo makapagpapicture lang kayo kay Lisa, close-close na kayo. Ako, imbitado na mga yan. Pero pinagyabang ko ba yan? Hindi. Kung ako ay after lang sa ganyang fame-fame na ganyan, nagudikit ako sa mga Marcos, hindi ako magsasalta against them. Lulunukin ko, pero hindi ako katulad ninyo. Hindi po ako lumalamon dahil sa nagkikisas ako kay Lisa o kung kanino man. Never. Sabi ko nga sa inyo, marunong ako magbanat ng buto. Alright? Working student ang lola ninyo eh. Okay, ayan. Ayan si Bibot Nolan pala yan. Oh. Ayan, I'll talk about Bibot Nolan. Kinakawawa. Ay, huwag pala ngayon. Kinakawawa ni Lisa ngayon. Bibot, I will talk to you. Dapat mag-speak up ka na sumama ka na rin sa amin. Alright. O yan. Nakita nyo yan? O yan si Lisa Smugs. O ayan si Talakera. Ayan si Joe Smith. Kami ang nagbukay. I hope si Bibot ay maging part na rin ng mga puting ahas. Nakita nyo yan? O. Wala kayo niyan doon sa mga nagpapanggap na close-close. I've been there. Kaya nga nakita ko ang pagiging demonya niyan, ang pagbabalat kayo niya, ang pagpapalit niya ng anyo. See? Kung kayo ay naimbita na ganyan, imagine mo first lady, yung matinong first lady, kung yan ay matinong first lady, that's an honor to be with her. Pero mga palangga, after that picture, isinusumpa ko siya, isinusuka ko. Mas gusto ko pang makipag-picture sa isang OFW na domestic helper na mataas ang dignidad kaysa buwakan ang inang first lady na walang ginawa kundi ubusin ang pera ninyo, tumanggap ng bribery, lahat ng pera ninyo kakamkamin nang walang hiyang yan. Tapos magpapanggap, kunyari, ganito, ganyan. Nakita nyo? Yung mudlo niyang mata, yung botod ng Maria Luis Cacho, Araneta, Marcos, a.k.a. Jaha, Smuggler, lahat na. Dadak-dak-dak-dak si Kuting. Di ba? Nakesyo bawal sa bagong Pilipinas. Alright? Ang mga abusado. E ito nga si Michael Ma. Hanggang ngayon, hindi pa nila nilalabas. Ayan, ba't hindi nilalabas yan? E yan ang kanilang business partner, darling. Paano nga naman nila nilalabas yan? Business partner ni Lisa Smugs. Nila. Oh. Bakit hindi hinuhuli yan? Oh. Pinatawag yan sa Congress. Ayaw nila ipatawag kasi nga business partner nila. Oh, ayan. 'Di ba? Oh, kayo na ang mag-decide. By the way, bago ang lahat, nakalimutan ko na tong Sendwave app. Oh, libre ang padala papuntang Pilipinas. If you are in UK, Europe, Canada and Jamaica, don't forget the code Maharlika so you'll get $10 free credit at mataas pa ang alindog ko. No, ang exchange rate. Okay? So, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo, Hiram, okay?
BFF kami, best fake friend. Kung merong credible dito, ako, si Talakera, si Glenn Chong, si Sas. Kasi nakasama din niya yung mga yan. Hinire siya as consultant. Right? Ngayon, mga kapalangga, sino ang nagsisinungaling sa atin dito? Ako o si Liza Smugs? Ako, wala akong ninakaw sa inyo. Wala akong nilaklak na alak, wala akong sininghot na pulburon. Kahit sa sarili kong pera o sa pera, lalo na sa pera ng bayan. Natataranta na sila ngayon, mga kababayan. Di ba? Michael Ma looks like Charisse. Okay. Maraming issue actually. Alright? Si Cotton Finn, good morning from Texas. Mabuhay ka, Madam Marlica. Oh, I love Galveston, Palanga. So, yes. Yung mga magsasaka na umiiyak dahil dyan sa price cap. Yung mga retailers na ibigay ba lahat ng 15,000? Ang mga retailers na ayudahan pero ang mga magsasaka, nga. Ibig sabihin, failed. Ang diskarte ni Kuting kasi wala naman siyang diskarte dahil nga wala siyang alam. Lutang nga eh. Pinag-anuhan natin si Lening Lutang. Eh, ito si Kuting, mas lutang. Di ba? Dahil sa kaka, pulburon. Oh, I'll talk about Poy Quiñones na yan. Yung designer. Sabi ko sa inyo, oy Poy, nasa na yung kaso against me? Inutusan ni Lisa yan, nakasuhan ako. Oy, Faron Cafe, nasa na ang mga kaso ninyo? Padala nyo na, danginan nyo. Mga giatay kayo. Okay, I'll give you a light story. Okay? About sa nangyari sa akin. Okay, may nangyari sa akin sa aeroplano. Hi, Bebot Borromeo. Thank you palang. Gusto niyo ba ng story? Sige muna, kailangan mag-comment muna kayo kung gusto niyo ng nakakatawang story sa ano, nangyari sa American Airlines about me. Okay? I'll tell you. Sige na, huwag na ako magpatumpik-tumpik pa. Okay? Para naman malight ang buhay natin. So, nag-travel kami. Okay, yung katabi kong palangga, syempre, ang aking bodyguard, may bodyguard din ako. Diba sa aeroplano, sa aeroplano, mga palangga, nagsiserve ng snack, like mga 5 hours flight, you know, LA to Texas. Diba? 5.5 hours. O, ito na ang chika boom-boom. Para naman hindi puro Lisa Smugs. Nagbibigay ng snacks. So siguro mga pang 5 seat pa lang parating na sa amin. Sabi ng flight attendant, you want some water, coffee, di ba? Tatanungin ka kung juice or what, di ba? Story time. Okay, so narinig namin, ang siniserve kasi 5 hours ng snack, pretzel at saka kind bar. Okay, so sabi nitong katabi ko, ng bodyguard ko, sabi niya, ano sa'yo? Sabi ka na sa akin. Ah, sabi ko, mag-water na lang ako, tsaka ano, tsaka bahan. Sabi ko, ano yung sinasabi niya? Sabi niya, ano yung sinasabi ng attendant? Sabi ko kay bodyguard, sabi niya, pretzel daw at tsaka, ano yun, kind bar? Sabi ganun. Sabi ko, ano yung kind bar? So, hindi namin maintindihan. Kasi unang-una, sobrang slang nung Amerikana, okay? So, palapit na sa amin, paulit-ulit, narinig mo, di ba? What do you want? Coffee, water, or juice? So, pagdating na ng bonggang-bongga, palapit na, sabi ko, ano-ano gusto mo? Hindi talaga namin maintindihan kung ano yung sinasabi. Pretzels ba o kind bar? Kind bar daw, pero hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi. Tapos sabi nung bodyguard ko, sabi niya, parang gusto ko yung sinasabi niya. Sabi ko sa kanya, ngunguin mo na lang, sabi mo, Mar, sabi ko sa kanya. Kasi hindi namin maintindihan. Sabi ko, ano yung kind bar? Pagkain ba yun? For sure, pagkain yun. So, sa nang parating, sabi ko, ngunguin mo na lang. Sabi mo, Mar, ganyan-ganyan. Kasi sobrang slang. Tapos alam mo, sabi ng bodyguard ko, sabi niya, hindi na, mag-pretzel na lang ako. Sabi niya, sabi, mag-pretzel na lang ako. Sabi ko, hindi, mag-ngayon, Mar. Sabi ko, ganun sa kanya. So, you know what? Eh, siguro na-experience. So, parang ano yun eh. Parang pinapaspel sa'yo yung orange saka fuchsia. Hindi. Sabi mo, what is your favorite color? Fuchsia. Tapos sabihin mo, pinaspel. Oh, so, yeah, spell fuchsia. Hindi, orange na lang. You know what? Talagang nakakaloka. Dahil sabi ko, ano ba yung kind bar? Sabi niya, hindi, mag-pretzel na lang ako. Hindi, ngunguin mo na lang ka ako. Kasi ayaw niya ng pretzel. Okay? Gusto niya nung kind bar. So, anyway,
Sabi ko, sabi mo, Ayn Bar. Para... Ay, nako. Anyway, totoong kind bar pala. You know what is kind bar? You know? Sa Pilipinas, hindi masyadong, hindi masyado, wala masyadong Ayn Bar. Ayn Bar sa Pilipinas. It's like a protein bar, nutritional bar, di ba? Yung mga breakfast bar. Eh, malay ko ba na may brand na kind bar? Di ba? Nakasulat, kind bar. Kaya sabi ko, tawa kami ng tawa. Sabi ko, naintindihan lang kami. Sabi ko, hindi na, mag-pretzel na lang ako. Hindi ko mabigas. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Hindi na, mag-Ayn Bar ka na. Sabi ko, mag-Ayn Bar ka. Yun ang story. O, yun ang kwento namin sa airport. Hindi ako makamove on dun sa kwento na yun, mga palangga. Anyway, Showbiz Politika, how are you? Ayan, follow nyo yan si Palangga. Ay, Showbiz Chika pala. Showbiz Chika. Ayan, si Ram. Yeah. Maraming kwento. Grabe, nakakaloka. Okay. Balik na ulit sa topic, sabi ni Arnold. Oo nga eh. Ay, naku, nakakaloka. Okay, balik tayo sa topic. At isa mo lang may intermission, di ba? I'm R. O, di ba? Raimi, hello. Nakakaloka. Alright, let's talk about kuting. Ang kala malapit na tayo matapos. I'm so happy, mga palangga. Kasi yung effort natin, sobra. Yung collective effort natin ay nagbubunga na. Then, although si Lisa ay nagmamayagpag at bumubunga ang kanyang pangangamkam, but pananagutin natin siya, pananagutin ng bayan ang ginagawa niya ngayon. Nila, actually, na mga kasabot niya. Nakakarating sa akin, ang gigil nila sa akin, gigil nila sa aming lahat, gigil nila sa inyo, Bagong Lipunan, General, lahat ng mga nagsasalta, si Alvin, ayan, I forgot your name, basta andyan, gigil sila sa atin, lahat na nagsasalta. Kaya, ang pera ng smuggling ay pinamumudbod nila Lisa to attack us. Sabi ko nga dito sa mga ka-chika boom-boom ko, you know what? Hindi na tayo hindi sila mananalo sa atin. Kasi unang-una, wala silang makitang baho natin na nagnakaw tayo sa gobyerno o nanghingi tayo ng bayad. Ako, para sa sarili ko, di ba? Na wala tayo, even si Talakera, wala kang makikita dyan. Si Bagong Lipunan, wala kang makikitang record na mga nanghingiyan ng pera para makalamon. Like ako, excuse me, you know? Dito sa Amerika, pag wala kang trabaho, drive mo lang Tesla, mag-Uber ka, may pera ka na pag-uwi. Di ba? Hindi mo kailangan magnakaw. Ang dali ng pera sa Jamerica, bakit mo isasan lang kaluluwa mo kay Satanas? Minsan ka lang mabuhay sa mundong ito, di ba? Bakit mo sasan lang ang buhay mo sa kay Satanas, katulad ni Lisa Smugs, na walang ginawa kundi mangamkam ng mangamkam. And I hope, sama-sama tayo talagang bubuldyakin natin. Sabi ko nga, hindi matatapos ang 6 years niyan, believe me. Lalo na madami na ang nagsasalta. Antayin mo, may mga binemessage nga ako ng mga taong pwedeng mag-finale, you know, finale. Mag-finale ng kanilang mga expose. Buster TV, thank you. Diba? So ngayon, I'm so happy dahil nagsimula sa isang Lola Maharlika and now, madami na tayo. So, tuloy-tuloy lang mga palangga. This is your fair lady Maharlika. Mag-ingat kayo lahat. At nandito lang ako para i-risk ang buhay ng isang fair lady para mahawa kayong lahat sa katapangan at pagmamahal sa ating bayan na nilapastangan at inaabusado ni Bongbong, ni Kuting, ni Tambalusos, lahat ng mga ginayupak na ito. Bye now!